Okay guys, discuss natin yung susunod nating topic. So, discuss muna natin itong mga theory. So, topic natin is DC electric circuits. So, try natin isimple. So, dito muna tayo magbablog sa ating cellphone. Kasi wala tayong time para dun sa ating desktop or laptop. So, una, Ohm's Law. Ohm's Law states that the current flowing an electric circuit is directly proportional to the impressed EMF applied to the circuit and inversely proportional to the equivalent resistance of the said circuit. Named after the German physicist George Simon Ohm. So, ayan. Ano ibig sabihin nung, ano niya, Ohm's Law? So, yung meron tayong formula dito sa, ito yung may circle. E, I, tsaka R. So, yung E, voltage, yung I, current, yung R, resistance. So, ibig sabi niya dun sa definition niya, by definition, yung current is directly proportional sa voltage. Ito, impressed EMF. So, ano yan? Electromotive force yung EMF. So, ano yung directly proportional? Ibig sabihin, yung I mo, kapag tumaas, yung voltage mo, baliktad. Yung voltage, kapag tumaas, tataas din yung current. Or vice versa. Kapag tumaas yung current, tataas din yung voltage with constant resistance. Okay? And then, yung isa namang sinabi niya, yung current daw is inversely proportional sa resistance. So, kapag mataas yung resistance, bababa yung value ng current. Yun lang yung ibig sabihin niya. Ito naman si paring George Simon Ohm. So, taga-Amerika yata. No. Taga-German pala. German physicist nga pala yan. Nakita kami niya sa Amerika eh. Yung mga panahong una-una. Okay, yan. Na-discuss natin. EIR. So, sa ibang libro. At take note, ang reference natin dito yung 1001 book ni Rojas. A well-known reviewer for the EE. Yan. So, mahalaga na. Di-discuss muna natin yung mga formula bago tayo mag-proceed sa mga problem. No? Guys? So, sumunod. Electric power. What is electric power? Electrical power is the rate of using or consuming the electrical energy. So, yan yung pag-consume ng electrical energy. What unit of electrical energy equal to 1 joule of energy consumed in 1 second? Named after British engineer and inventor James Watt. So, ayan. Yung 1 watt is equal sa 1 joule per second. So, yun yung units niya. So, kapag nakita mo yung joules per second, matik sa na 1 watt. Okay? Tapos, ano naman yung formula ng power? Power is equals to E multiply sa I. Tapos, P is equals to I squared R. Or, E squared over R. So, paano nangyari ang ganyang formula? Saan ang galing itong I squared R? So, ganito lang yan. I-ano natin.
So by definition, by derivation, 'di ba kanina mayroon tayong Ohm's law. So yung Ohm's law mo na B is equals to IR E or equals to E. So E kasi yung gamit dito, E. So, yung value nung, kaya naging I squared dyan, yung value nung E, sinubstitute dito, sa value. Yan. So, yung value nito na E, pasok mo dun sa P is equals to EI, magiging, ito, pupunta dito. Yan ang magiging ano, I, kaya naging squared kasi may I ka dito. Kaya naging I squared. So, minultiply siya. And then, the same dito sa E squared over R. In this case, ang pinalitan naman dito is value ng I. So, ito, naging ano to? I is equals to B over R. Yan. So, ito naman, itong I na to, isinubstitute din dito. Yan. So, ang nangyari, ito ang naging resulta. Ito. Yan. Kaya naging E squared over R. So, yun lang yan. Yun lang yung, ano niya, pag-derive lang nung formula niya kung bakit naging ganyan yan. Okay. So, ito yung mga legend. P is equals to electrical power. Then, EIR, yung the same dun sa Ohm's law. Okay? Proceed na tayo. Okay, wala na dito. Punta tayo sa next page. So, ayan. Ito. Electrical and heat energy equivalence. So, energy. The capacity to do work. So, ano yun? Inyong kakayahan daw gumawa ng work. So, ano ba yung work? Work is an electrical energy. So, ito yung joules. Ayan. Joules. Tapos, Q, heat energy, calorie ang unit. P, electrical power. Watt. T, time. M, mass of the material in grams. C, specific heat of material, calorie per gram. Delta T, change in temperature of the material. So, ayan. Ito lang yung magiging formula natin. W is equals to P times T. Okay? Paano nangyaring joules yung unit ng work? So, ito. I-derive natin. So, dito lang muna tayo, ha. Ito. I-derive natin yan. Bakit? Naging joule yung unit, diba? Work is equals to, ano yung unit ng P, yung power? Watts. So, ano yung watts? Joule per seconds. No? Tapos, i-multiply mo ng T. Ano yung unit ng P? Multiply ka ng seconds. So, mangyayari is, makakancel yung seconds. Yan. So, matitira, joules. So, kaya joules yung unit ng work. Yung W. Okay? Basic lang. Yan. Tapos, itong Q is equals to 0.24 PT. Ano ba yung Q? Calorie. So, saan ang galing yung 0.24? Dito yun ang galing. So, i-derive din natin. Ito naman. Magkakaano lang yan, may relation yan ng mga formula na yan kung paano lumalabas yung mga ganyang formula. Okay? So, mapapansin nyo, dito sa ilalim, merong note. Yan. Yan yung
Conversion, 1 calorie is equals to 4.186 joules. Then 1 BTU, British Thermal Unit, 252 calorie. Since dito sa given na ano natin, ang Q, ang unit is calorie. Okay. So, paano naging ano yan? 0.24. So, yung Q mo, yan, is equals to, 'yung kang Q. So saan ang galing 'yung 0.24? 'Yung 0.24 nanggaling dito sa conversion na 1 calorie is equals to 4.186. So 'yung electrical energy, i-convert mo lang siya sa heat energy. Kasi 'yung joules electrical energy. Ito. Tapos 'yung calorie heat energy. So yung 0.24 na to sa formula, galing siya sa 1 over what? Ito. 4.186. So, yan. I-divide mo yan. So, conversion factor siya. So, kaya may power dito times time. So, ang lalabas din sagot is 0.24. So, ito, ito ang magiging sagot. Okay? So, yan lang nang galing yan, 0.24. And then, itong derivation naman na to, itong equivalent, ano na to, unit, value, ng 1 calorie at 1 BTU, ano na yan, constant yan. So, derived na yan ng mga PCCs. Hindi na natin i-derive yan. Okay. So, ito naman, Q is equal to MC delta T. So, ano din yan? Formula siya ng heat energy. So, yung delta T mo dito, ano din yan? Yung change in temperature. So, from T2 minus T1. So, yung T2, final temperature minus initial temperature. So, yan yung delta T. Okay? So, na-discuss natin ito sa previous, ano? Previous video natin. Okay? So, proceed na tayo dito sa kilowatt hour. Yan. Unit in which electrical energy is sold to a customer. Okay. So, kilowatt hours. Dito kasi nagbe-base yung, kaya sinabi niya dyan, sold to customer. So, kasi yung rate na, yung konsumo natin sa kuryente na binabayaran like sa mga utility distribution company, nakabase siya in kilowatt hour. So, based dun sa, kagaya nung ano, based dun sa isang seminar na na-attendan ko, sa energy conservation. So, sabi niya, sabi ni sir, yung nagpapa-seminar. So, ma-encounter nyo, may mga nagbebenta ng ano, energy device, conservation device. So, yung device na yun daw is, ang nare-reduct, ang, ano siya, ampere reduction. So, ang ibig sabihin, yung ampere ang pinapababa ng mga ganun na device. Which is, kapag bumaba yung ampere mo, di naman automatic, bababa itong kilowatt hours mo. Okay? So, ang nare-reduction daw niya is yung ampere hour, which in which our utility company, utility distribution company did not
base our consumption on ampere hour. They are basing the consumption into kilowatt hour. So, anong nangyayari? Wala. Yung reduction device na yun, para mapalit daw yung ano mo, yung konsumo. O, nagiging load din yun. Ano? So, hindi totoo yun na bababa yung konsumo nyo sa kuryente kapag may like na isang device na may nakita nga ako, ano lang, sinasaksak lang dun sa isang outlet, bababa daw yung konsumo. So, walang ano yun. Walang katotohanan na bababa yung konsumo nyo. Okay? Note, 1 day is 24 hours, 1 month, 30 days, 1 year, 365 days. So, ayan. So, mga conversion, ano lang to? Conversion factor. Magagamit natin yan sa calculation. So, most of you naman, ha, kabisado na to kung ilang oras sa isang araw, ilang minuto, ilang segundo. So, multiply lang yan. Okay? Proceed na tayo dito sa series connected resistors. So, ito, maganda to. Maganda to pag-aralan, series parallel. Okay? Series circuit, the resistance are connected end-to-end. So, ano ibig sabihin niya? Connected, itong highlight. Connected end-to-end. So, ibig sabihin, ito, end-to-end. Tapos yung dulo, yung kabilang dulo, nakakonekta din sa resistance. So, ito yun, yung mga dulo na yan. Okay? Yung end nito, connected sa end nitong dulo nito. Dulo nito, connected sa end nito. So, yun yung end-to-end. Kaya, parang may isang loop lang siya kapag naka-series. Ayan. So, dadaanin siya na current. Yung I dito sa E1, the same dito sa R1 is the same dito sa R2 tsaka sa R3. So, mapapansin nyo ayan, sa ilalim yung current nya is equal to I1 is equal to I2 equal to I3. Tapos, sa voltage naman yung voltage nya is the summation of voltage drop in each resistor. Anong ibig sabihin? Yung voltahe dito sa tatlong resistance, yan kasi yung sinasabing voltage drop. Nagda-drop yung voltage bawat resistance. So, ito yung total mo na voltage. So, equal siya dun sa summation itong tatlo. So, ayan. Kung ito yung B mo, total, B total is equals to E1 plus E2 plus E3. So, which is ito yan. Ilalim. Tapos, sa resistance, kapag series, pagpa-plus-plusin mo lang yung tatlong resistance. So, yun yung total resistance. Kapag naka-series. Kapag naka-parallel, it's a different scenario. So, yan. Tandaan nyo lang yung mga basic formula na yan. Okay? Proceed na tayo sa next topic. Itong voltage. Ano to? Voltage division theorem. VDT. Four resistors connected in series. So, ito. Mahalaga din to kapag magpo-compute ka ng voltage. Okay? So, let's say meron kang current dito. Ayan. Let's say meron kang current na
current. So let's say I. So loop yan, loop. Pag ganun. So, ang formula ng voltage division theorem. So, ibig sabihin, hahatiin mo yung voltage. Yung tinatanong, ano yung voltahe dito sa resistance na to? At saka, ano yung voltahe dito sa resistance na to? So, which is, ito yung formula, yung dalawang ito. Ayan. So, paano kung tatlo yung resistance mo? Meron ka pa resistance dito, sa ilalim. Kasi itong formula to is applicable lang dito sa dalawa ang resistance. So, ano mangyayari? Pag meron ka pa resistance dito sa ilalim, let's say meron kang R3. So, yung dalawang formula na yan, applicable siya dun sa dalawang resistance. So, mapansin nyo, dito sa numerator niya, yung E1 i-multiply sa R1. So ito E1 tapos R1. Okay? So kung ano yung hinahanap na voltage, in this case ang hinahanap na voltage yung voltage ng R1. So yung ito. Yan. So kaya yun yung minumultiply. Yung total voltage multiply dun sa resistance nung hinahanapan na voltage. And then, ang denominator niya is yung total resistance. So, ito, total resistance to in series. Okay? Yung sa kabila, ang hinahanapan naman yung voltage nung resistance number 2. So, kaya mapansin nyo, yung total voltage i-multiply sa resistance number 2. And then, yung denominator niya, the same din, total resistance din, R1 plus R2. Okay? So, yun lang. Basic lang, madali lang siya tandaan. Okay? Note, if there are 3 or more resistance in series, reduce first the circuit into 2 resistor in series before applying the BDT. So, yun yung note niya. Yung ibig sabihin nun, bago ka mag-apply nung BDT na to, itong voltage division theorem na to, i-reduce mo daw muna ng hanggang dalawang resistance yung circuit mo. Ito, i-example natin. Paano nga kung meron ka pa ditong isa, say, alimbawa may resistance ka dito na R3. Okay? O, anong magiging formula mo dyan? So, kaya pa yan. Ito, total mo lang naman yung ano eh. Ang may iba lang dyan, yung denominator. So, ang mangyayari, kakaroon ka ng E3 is equals to E1 multiply mo sa R3. Ano yung divisor mo? So, ang magiging divisor mo na dyan ngayon, R1 plus R2 plus R3. So, R1 plus R2 plus R3. No? Ganun, ganun lang magiging divisor mo. Paano kung naging 4? Ganun pa din, basta naka-series. Ito total mo lang yung resistance. Yun ang magiging denominator mo. Another option, pagkuha ng voltage sa isang resistance. So, another option, pwede mo ring kunin is i-calculate mo muna yung total resistance. So, pwede mo rin gawin ay ganito. So, dito na tayo magsusulat sa ano. Yan. So, pwede mo rin gawin ganitong option. I-calculate mo yung total current IT. No? Kasi since sa isang loop no, in series circuit, ang current niyan is total across all the resistance. So, since meron ka ng BT o voltage, total voltage,
ano na lang kailangan mo? Ang formula mo sa Ohm's Law is BIR. So, meron ka ng R, meron ka ng BT, RT na lang kung hanapin mo. So, compute mo itong total resistance, then, i-divide mo siya doon sa voltage. So, makukuha mo yung IT. Pag nakuha mo na yung total current, ito yon. Pag nakuha mo na yan, total current, para mo makuha yung voltage ng bawat isa. So, gamitin mo lang itong Ohm's Law formula. Gamitin mo lang itong Ohm's Law formula. So, since na, kung nakuha mo na yung IT, so, ganito lang maging formula mo. IT multiply sa R1. So, yan din yung E1. Tapos yung E2, IT, multiply mo din sa R2 naman. Since naka-series yan. So, parehas lang yung magiging sagot. It's, ang kagandahan lang dito sa voltage divider theorem, hindi mo na kailangan i-compute yung total resistance. Diretso ka na dito sa formula na binigay. Dito sa dalawang to. Yan. Tsaka ito. No? So, kung i-derive natin yung voltage divider theorem na yan, dito rin yan ang galing sa Ohm's Law. So, ito. Yung Ohm's Law na yan, tsaka ito. Okay? Hindi natin i-derive yan. Basic na yan. Okay. So, proceed na tayo sa parallel connected resistor. Parallel circuit, the resistance are connected across each other. So, ayan. Across each other. So, ayan yung keyword. Connected across each other. Okay. So, ang ibig sabihin, across each other. So, ito. Magkaka-across sila. Kasi yung sa, yan o, makaganyan sila o. Yung dulo-dulo niya, same polarity na magkakonect. Dun sa series naman, ang magkakonect yung positive at negative, ano niya, polarity. No? So, dito, pare-parehas magkakakonect. So, sa series, mapapansin mo, itong dulo na to, dito nakakonect. Yan. Yan. Hindi dito sa same polarity. So, yun yung ibig sabihin na nakaparallel. So, ano naman yung kaibahan niya sa series? So, ito. Ang pag-compute ng total resistance niya. So, we have na formula na ito. R1 R total is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and so on. Kung marami ka pa ditong resistance na nakakabit, yan. Yan. So, ganun din. I-plus mo lang yung 1 over, let's say, R4 plus 1 over R5 kung ito 4, kung ito 5. So, yan. Ganyan lang. Idediretso mo lang. Tapos, sa parallel circuit connection, mapapansin nyo na ang equal naman dito ngayon is itong voltage. Ayan. Equal siya. Yung voltage dito sa total is equal across all resistance. And then, ang mag-a-add naman dito ngayon is itong current. Sa series kasi equal yung current. Tapos, ang nag-a-add voltage. Dito sa parallel, equal ang voltage, nag-a-add naman yung current. So, ano ibig sabihin yan sa by definition? Current entering is equals to current leaving. So, yan yung sa isang definition ng ano yata to?
Kirchhoff's law. Kirchhoff's current law. Pero wala pa tayo dun. Madidiscuss din natin yun in the future. So yan, tandaan nyo lang yung mga formula natin. Magagamit natin yan sa ating calculation. Okay? So ano pa yung other option pag compute ng ano, total resistance in parallel? So kapag dalawahan yung ano, yung dalawahan yung resistance, pwede mo siya i-calculate tulad nito. Let's say teka, meron yata tayong example dito sa unahan. So may note, independent of the circuit connection, either series, parallel, or combination of both, the total power drawn by the circuit is equivalent to the power drawn by each load resistor. So, ayan. It's either kung connected ba siya ng parallel or series. So, yung total, ano mo, to, itong total power mo is the summation of power consumed by each resistor, kung ano man yung na-consume ng bawat resistor. Pagpa-plus-plusin mo lang, yun yung total power. So, yun yung ibig sabihin yan. Kahit anong connection pa yan, kahit naka-series or parallel, basta ipa-plus mo lang yung mga power. So, yun yung ibig sabihin niya. Okay? Proceed na tayo sa next. So, yan. Ito naman ngayon, current divider theorem. Kanina, voltage divider theorem. Dito naman ngayon, current ang hahatiin. So, yan. Meron tayong formula dito, both side. Pag-compute naman ng I1, kabalik ka rin naman. Kasi kanina, kung ano yung hinahanap, yun yung i-multiply mong resistor. Let's say, tulad dito. Ang hinahanapan dito ng current, yung current dito sa R1. So, mapansin mo, ito, ang nakamultiply yung, sa numerator, yung R2, ito. So, kapag I1 ang hinahanap, R2 ang numultiply mo sa total current. Ito yung total current. IT. Okay? Tapos, divide pa rin sa total resistance. Kapag I2 naman yung hinahanap, ang nakamultiply naman ngayon, itong R1 nakamultiply sa numerator, sa total current. And then, makuha mo rin yung tamang sagot. Divisor is total resistance. If there are 3 or more resistance in parallel, reduce first the circuit into 2 resistor. So, yun. Ganun lang din yung ano niya. I-reduce mo lang siya sa 2 resistor para hindi siya masyadong complicated. Hindi ka mahirap. Kasi itong current divider theorem, mahirapan kang i-apply to sa maraming resistor na nakaparallel. So, you must simplify the circuit into 2 resistor. Okay? Proceed tayo dito sa next, series parallel connected resistor. So, ito yung circuit na magkasama na silang dalawa. Kanina kasi yung diniscuss natin, series, series lang. Parallel, parallel lang. Ito naman, magkasama na. Nag-joint force na sila. So, a combination of circuit which simplified will result into series circuit. So, ano ibig sabihin? Simplified. So, yung magiging resulta niya is series kapag sinimplify mo. Itong dalawang ito, yan, nakaparallel yan. So, ganito ang formula kapag nakaparallel yung dalawang resistance. Yan. So, yung dalawang resistance, kung nakaparallel yung dalawa, simplify method, yung R2, sa numerator naka-multiply, tapos sa denominator naka-addition. So, yun yung simplify na method pag-compute ng naka-parallel. Itong R1 naman,
ito, yung R1 na yan, yan yung nakasiris. Ayan. So, makukuha mo na yung total resistance. Yun lang. Madali lang siyang i-simplify. So, basta, ito yung formula kapag dalawang resistance lang yung nakaparallel. No? Para mabilis. Pag magpaparallel ka ng dalawang resistance, ito na yung gamitin mo. Huwag ka nang pumunta dun sa 1 over... Although, dun din yung galing. Pag dinerive mo yung 1 over R total is equals to 1 over R1 plus 1 over R2. So, ang lalabas din na formula, ito. Kapag dinerive mo yan. Okay? Next na tayo. Ito pa, mayroon pa pala dito. Parallel series connected resistor. So, anong ibig sabihin niya? Ito, yung series resistance nandito sa... Yung series resistance mo nandito, malapit sa source. Dito naman sa kabilang example, yung series resistance mo nandito naman sa away from the source, nandito. Ayan o. So, mangyayari dyan, ang gagawin mo is, itong dalawang ito, pag-plusin mo muna, since series yan, plus. So, ulitin natin. Itong dalawa na to, kapag naka-series, so addition, pag-plusin mo lang yung dalawang resistance na yan, which is, ito yan. Ayan o. Yung naka-close and open parenthesis. Yan yung dalawang yan. And then, yung R1 mo, naka-multiply since yan yung formula natin kanina dun sa taas. Yung kapag dalawang resistance lang yung magka-parallel, ito kasi itinrate niya as one resistance itong dalawang yung R2 and R3 kasi naka-series naman. So, itreat mo lang yan as 1. Pag-plusin mo, summation. So, i-multiply mo siya sa R1. Then, yung denominator is yung sum nung tatlo. Pag-plus-plusin mo yan. Or sum nung dalawa since itong R2 plus R3, itinrate mo yan as R total nung naka-series. So, yan lang. Yan lang yung mga basic formula para mas mapabilis mo yung masimplify yung circuit. Okay? Proceed na tayo sa next topic. Yan, ito yung medyo complicated. Ito yung tinatawag na Y-delta. Ano ba yung Y-delta? Sa AC system, medyo complicated itong Y delta. Medyo mahirap pa siya. Since ito DC lang, so yung conversion lang siya. Halimbawa, ang given sa iyo is Y, to convert mo sa delta. Tapos delta i-convert mo sa Y. So, depende sa klase ng circuit kung saan mo mas mapapadali yung simplification ng circuit. So, doon mo i-convert. Okay? So, alin dyan yung delta? Ang delta, yung nakaganito, naka-triangle. Yung Y, yan yung nakaganyan. Letter Y ang design. So, in this case, so, let's say, ano yan, resistance. Yung guri-guri na yan. Okay. Tapos, dito based on drawing, ang resistance mo ay ABC. ABC. X, Y, Z. So, Y to delta transformation. So, kapag tin-transform mo
itong circuit na to, pupunta siya dito sa delta. So meron siya equivalent, ano, meron siya equivalent formula, which is ito. Yung numerator ng, kapag y delta, yan, mapapansin nyo, kapag y delta, yung numerator niya is summation nung multiply nung both side, what do you call this? So, let's say ito. Ang hinahanap ditong value is yung value nito. Okay? Isang ano lang muna tayo, isang side lang muna. Iko-convert natin yung y papunta sa delta. So, hanap natin yung value nung resistance A. So, paano siya na-convert? XY plus YZ plus ZX. So, alin yung XY? Ito. Multiply siya doon. Then, yung YZ, multiply ito dito. And then, yung Z. So, mapapansin mo, XY pa ganun. Paikot lang siya. Tapos, pa ganun. Tapos, pa ganun. So, minultiply lang, tapos, in-add. And then, ano yung denominator? Mapansin mo, ang denominator nung ano, nung formula is kung ano yung naka-opposite dun sa hinahanap mo. So, ang opposite niya itong Z. Yan. Yan dalawa, magka-opposite yan. So, ang denominator, ito. Then, mapansin mo dun sa B, hinahanap naman ngayon itong B, itong value nitong B. So, ang denominator niya ngayon, yung X, which is ito. Yun yung opposite niya. Tapos, ngayon, hinahanap naman yung value ng C. Ito. Ang denominator niya, yung opposite niya, ito. So, ano lang siya? Kung ano yung opposite, yun yung denominator. Tapos, yung numerator niya, equal siya. Pare-pare siya ng numerator. Multiply mo lang each resistance on the y connection and then i-total mo. So, yun yung formula sa pag-convert y to delta. Then, proceed tayo sa baliktad naman, delta to y. Kung ibabalik natin yun, halimbawa, naka-delta ka na, ibabalik natin sa sa y. Ito. Delta to y. So, drawing natin yung delta. You have A here. You have B sa bottom. And then, C. So, mapansin mo, ko-convert natin yung itong delta na to sa y. So, meron kang y. Okay. So, mapansin mo naman ngayon dito, pinag-multiply naman, yung numerator naman is pinag-multiply yung nasa tigkabilang gilid niya. Let's say, ito yung x mo. Yan. Alin yung y? Let's say, mali. Ang x mo, itong taas. Tapos, ang y mo is itong baba. Yan. Ito yung z. So, mapansin mo, ang naka-multiply para makuha yung value ng x, since yung x mo nandito yan eh. Ganyan ang connection yan. So, yung x mo nandito. Mapansin mo yung dalawa sa tigkabilang side, yan, tsaka ito, yan yung numerator niya. Ito. So, sa y naman, pag kinuha mo itong value nito,
numerator niya, itong A, tsaka itong B. Ayan. Then the numerator niya sa Z, itong ikabilang side, BC. Ayan. So, in this case, ang pare-parehas naman ngayon is itong denominator. Ano yung denominator? Yun lang yung total resistance. Pag plus-plusin mo lang yung resistance nung naka-delta connection. Okay? Ganun lang siya pag-convert ng Y-delta. Medyo, ano lang, sa una, medyo malilito ka. Pero then later on, eventually, makakabisado mo na yung proper conversion. Okay? And then, ito, meron pang isang equivalent. Ang sabi niya dito, R delta is equals to 3RY. Ano yung ibig sabihin niyan? Yung resistance mo sa delta at delta configuration is tatlong beses nung resistance mo sa Y configuration. So, yun lang yung ibig sabihin niyan. Kasi, pag dinerive mo, kinonvert mo yung dalawang yan, dito sa kabilang side, ito, ito pala yung conversion niya sa, if A is equals to B, so, yan yung resistance sa delta. Yung X naman, YZ, yan yung resistance sa Y. So, kailan lang nag-applicable itong formula na to? Applicable lang siya kapag ang resistance mo ay equals. So, kapag yung X, Y, Z mo, let's say, naka-delta ka, yung resistance dyan sa tatlong yan ay pare-pareho. Pero kung iba-iba yan ng value, ay hindi applicable itong formula na to. Iba ang sagot dyan. Pag kinonvert mo siya sa delta or sa Y. Okay, guys. Hanggang dito na lang muna. Ano na tayo? Next video natin, i-apply na natin yung mga na-discuss nating formula sa mga problem. So, ito, madali lang ito, kagaya nito. Solve natin tong isang ito. A load of 10 ohms was connected to 12 volts battery. The current drawn was 1.18 amperes. What is the internal resistance of the battery? So, para madali mong ma-visualize yan, i-drawing mo muna. So, anong ibig sabihin niya? So, i-drawing mo dito, meron kang, what do you call this? Meron kang 12 volts na battery. Yan. Tapos, meron kang load na 10 ohms. Tapos, meron kang current. Meron kang current na 1.18. Okay? Dito, 12 volts. Ang tinatanong ngayon is internal resistance. Kasi yung battery mo, may resistance yan. Let's say you have R on the internal resistance. So, paano i-compute yan ngayon? So, pag-compute yan, ohms law lang yan. B equal to I
R total. So yung voltage mo 12 equals to I 1.18, multiply mo sa, so multiply sa 10 plus R. So by algebra, anong magiging sagot? So ang ano natin dyan is R is, diretso na natin ah, R is equals to 12.8 divide 1.18 minus 10. So in algebra ko na diretso yan. Okay? Ah, sorry. Hindi pala to ano, hindi to 12.8. Saan ba nang galing tong 12.8 nyo? 12 lang yan. 12 divide 1.18 minus 10. So ang magiging sagot mo is 0.169. Resistance is equals to 0.169 ohms. So ano yung nearest answer? Letter B. So ayan, hanggang dyan lang muna yung ano natin, video natin, mga sirs, mga ma'am. Hanggang sa muli. Babush, thank you for watching, and please subscribe to my channel for more informative video related to electrical engineering. So this video is for students who are currently reviewing electrical engineering technology, or even yung mga nagre-review ng master electrician. So sana makatulong ito sa inyo kahit sa simpleng pamamaraan. Okay? Babush!